iba't ibang mukha, iba't ibang lugar, patungo ang inyong katropa. Saan mang lupalop sa ating bansa, bibigyang pansin at magbibigay saya. Ganyan kami niyong kapamilya, katropa at kasama. Ano mang hangarin at yung inaasam, aming ibibigay. Pagkat sa Rated M, kayo ang bida. Magandang gabi, Pilipinas! Biyernes na naman po at oras na ng pagpapahinga natin mula sa ating mga trabaho. Kaya't dyan lang kayo at mag-relax, sagot namin ang gabi ninyo. Napaka-espesyal po ng ating episode ngayong gabi. Kung noong linggo po ay aming tinalakay ang iba't ibang natatanging imbensyon ng mga natatanging Pinoy, ngayong gabi po ay magiging gabi ng kasaysayan. Inyong magtutunghayan ang aming pagtatanghal ng mga palabas noong dekada 80 mula sa mga nakakatuwang variety shows, nakakaiyak na mga soap operas, nakakaintrigang talk shows, komedya at balita. Kaya tayo magsama-sama sa susunod na 20 minuto ng nag-iisa at nangungunang programa tuwing Biyernes ng gabi. Ito ang Rated M. Ibigay, pagkat sa Rated M, kayo ang bida. Sa simula pa lang ng dekada 80 ay sumikat na rin ang mga variety shows. Ang variety show ay ang pinaghalong kantahan, sayawan at skit sa iisang programa. Ang variety show na 2 plus 2 na kinabibilangan ni Ladina Bonavie, Chichay, Maricel Soriano at William Martinez ay napanood noong 1982. Ang The Sensation, Kalatong Pinggan at Lunch Break ay napanood sa telebisyon noong taong 1987. Ang star for all seasons na ngayon ay alkalde na ng Lipa, Batangas, ang naging host naman sa nooy sikat na sikat na variety show na VIP, Vilma in Person. Tunghayan po natin ang isa sa mga episodes ng programang iyon. Yes! Thank you very much for coming. And of course, I'd like to greet our televiewers. A very, very good evening. And most especially, to my Vilmanians! Andito ho kami ngayon live sa Broadway Centrum. At yung mga, Isa sa mga nangungunang variety show sa ngayon ay ang Eat Bulaga na nagsimula pa noong 1989. Dalawa sa mainstay host nito ay sina Vic Soto at Joey De Leon na magpasa hanggang ngayon ay nag-host pa rin ng programa. Hindi mo pa ako kinisip kanina. Hindi mo pala ako kinisip. Mag-alaga mo ako. Kung ikaw ang mananalo sa Little Miss Philippines 87, ano ang gagawin mo sa mga premyong matatanggap mo? Ano po? Umalagay ko po sa mga bulsa. Ano ilalagay kung wala kang bulsa? Tawalip! Okay, gusto mo bumili? Ayan, gusto ko po. O ano ba? What's your question? Sino po ba yan, eh? Ang sawa na sa gera, kaya nag-angkita. Quietly! Sinong bayani ang nagsawa na sa gera, kaya nag-artista? Meron ba nun? Meron po. Sino? Si Aisa de Gera. Mula sa variety shows ay dumako naman tayo sa heavy drama o soap opera. Soap opera naman ang tawag sa programang sentimental at melodramatic. Ang analisa na pinagbibidahan ng child star na si Julie Vega ay napanood sa telebisyon noong taong 1981 sa estasyong GMA.
Ang ina, Hilakbot at Luneta Discovery Hour ay napareho namang napanood noong taong 1986. Ang Connie Reyes on camera ay tinanggal naman sa telebisyon noong taong 1987, samantalang ang Lamat sa Kristal at Ana Luna ay parehong pinanood sa telebisyon noong taong 1989. Nauso rin noon ang tanghalan at musikahan, kaya naman naging patok sa publiko ang programang Ryan Ryan, musikahan ni Maestro Ryan Cayabyab noong 1989. Ang tanghalan ni Pilita Corrales naman ang paboritong pinanonood ng mga tao noon, kung saan naging patok ito sa masa at mahihahalin tulad sa mga bagong programa sa ngayon na Pinoy Pop Superstar at Star in a Million. Ang children's program ay isang programang nagbibigay halaga sa maayos na paghubog ng ating kabataan. Pinapakita dito ang mga mabubuting asal na kung saan ay tutulong sa kanila upang maging mabuting mamamayan. Hindi rin nawala ang mga programang pambata gaya ng Batibot na nagbigay aliw sa kabataan mula nang ito ay pinalabas noong 1984. At ang programang Chikiting Patrol naman na pinalabas sa telebisyon 3 taon ang nakalipas. Ang Denchi Bioman ay napanood sa ere noong 1984 sa ABS-CBN tuwing Sabado. Maliban sa Bioman, naging sikat din si Masman sa mga kabataan magmula nang ito'y pinalabas noong 1989 sa IBC-13. Tunghayan po ang video clip na ito. Layo namang magbigay ng saya at aliw ng isang comedy show. Ang One Ball High, Let's Go Crazy with Jack and Joey at Tin Pan Alley ay napanood sa ere noong 1986. Ang Palibhas na Lalaki, Chika Chika Chicks, In the Money at Mga Kwento ni Lolo kasama na rin ang Going Bananas ay napanood naman noong 1987. Ang talk show ay isang programa na nagtatalakay ng sari-saring issues at kadalasan ito ay impormal. Nauso na rin noon ang mga talk shows. Ilan sa mga kilalang talk shows ay ang Tonight with Vic and Carmi noong 1988 na kung saan ang tanyag at premyadong aktor na si Mr. Roderick Paulate at ang aktres na si Miss Carmi Martin ang mga naging host. Subalit bago pa man sumikat ang programang iyon, ay nauna nang namayagpag sa ere ang Rumors, Facts and Humors at Bar None noong 1986. Ang The Sharon Cuneta Show ni megastar Sharon Cuneta ay tumagal naman ng 2 taon mula 1988 hanggang 1990. News program naman ang tawag sa programang naghahatid ng balita at impormasyon ukol sa mga napapanahong pangyayari. Ang newscast na TV Patrol ay namumuna sa paghahatid ng balita sa telebisyon simula nang ito ay maghatid ng balita noong 1986. Kabilang sa mga original news anchors nito ay sina Robert Arevalo, Mel Chanco, Frank Evangelista, Nolly Di Castro, Angelique Lazo, Kata Innocencio at Corina Sanchez. Sa parehong taon pa rin ay pumalaot ang newscast na Magandang Umaga Po at ang current affairs show na Pep Talk, People, Events, Places na kung saan host nito noon si Senator Loren Legarda. Noong 1987 hanggang 1989 naman ay nagkaroon ulit ng isang current affairs show na Probe na kung saan host nito si Ms. Cheche Lazaro. Taong 1987 nang namayagpag ang Magandang Gabi Bayan na tumagal hanggang 2006. Isa sa kilalang religious show noong dekada 80 ay ang Dating Daan ni Brother Eliseo Fernando Soriano o mas kilala bilang Brother Eli. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis.
nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, nilalang niya. Nilalang niya sila na lalaki at babae. Oh, kung ikaw naniniwalang nilalang ka sa larawan ng Diyos, kung may puwit ka, tatanggapin mo may puwit ng Diyos. No. Pero hindi ibig sabihin sa langit, eh, may upuan ng Diyos, eh, hindi rin may puwit na ang Diyos. Hindi po, hindi po pero ng Biblia. Ang programa ay nagsimula sa radyo noong 1980 bago pa man ito pumalaot sa ere noong 1983 at napapanood sa IBC 13. Mula sa mga programa noong dekada 80, kilalanin naman natin ang mga estasyon na nagbigay sa ating umagang gabi ng saya at kulay. Ang GMA Network Incorporated o ang Global Media Arts Network Incorporated ay itinayo noong 14 ng Hunyo taong 1950. Si Attorney Felipe Gozon ang Chief Executive Officer ng kompanya. Ang estasyon ay nakilala bilang The Rainbow Network hanggang 2002. Mas kilala ito ngayon bilang The Kapuso Network simula nang ito ay nagpalit ng kanilang slogan na Kapuso, anumang kulay ng buhay. Ang Radio Philippines Network Incorporated ay itinayo noong 26 ng Hunyo taong 1960. Subalit bago pa man ito nakilala bilang RPN, mas naging tanyag ito bilang Canlaon Broadcasting System na kinalaunan ay naging Chronicle Broadcasting Network o CBN9. Ang founder ng estasyon ay si Roberto Benedicto. Ang ABS-CBN Broadcasting Corporation ay nagsimula noong June 13, 1946. Ang estasyon ay nakilala bilang The Star Network at ito ang nangungunang estasyon matapos na ito ay pasara ng dating Pangulong Marcos sa pagsapit ng martial law. Sa kasalukuyan, ang mga programa ng TV network ay napapanood sa iba't ibang panig ng daigdig. Sa Estados Unidos, Europa, at Australia at maging sa iba't iba pang dako ng daigdig sa pamamagitan ng The Filipino Channel. At dyan po nagtatapos ang makulay na 20 minuto ng ating programa. Naway samahan niyo ulit ako sa susunod na Biyernes. Dahil dito, kayo ang bida. Ito po ang Rated M. Saan mang lupalop sa ating bansa, bibigyang pansin at magbibigay saya. Ganyan kami niyong kapamilya, katropa't kasama. Ano mang hangarin at yung inaasam, aming ibibigay. Pagkat sa Rated M, kayo ang bida.